Good day everyone, this is Paul of Paulson and today pag-uusapan natin ang tungkol sa balita ng pagtanggal ng Filipino subject sa curriculum ng college. Pero bagong lahat, intro muna tayo. So ayun nga no, tulad nga nasabi ko, mapunta tayo dun sa balita tungkol sa pagtatanggal ng Pilipino sa curriculum ng college. At, okay, ito yung mind-blown dito guys, no? Ito talaga yung pinaka-mind-blown. Kasi, magdalagay naman sila ng Korean language studies sa high school. Bakit ko nasabing mind-blown? Una sa lahat. Okay, hindi ako magyayabang-yabangan na marunong magaling ako sa Pilipino kasi hindi rin ako ganun kagaling sa Pilipino. Tatanggalin pa yung Filipino sa curriculum sa college. Ika nga ni Rizal, no? Ang hindi magmahal sa sariling wika ay mas malangsa pa. Balansang isda. Nagigets niyo ba yung punto ko? Okay. Ang punto ko nito, ano masasabi mo? Ang punto niya rito, eh yung punto-punto na. Ang gago. Yun nga, ang punto ko dito. Hindi ako mapakali kasi init eh. Ang punto ko dito, bakit kailangan tanggalin yung Filipino? No? Tulad niya nasabi ko, aminado ako, hindi ako magaling sa Filipino. At, meron tayong sariling language which is baybayin niya, no? Or paraan ng pagsulat or something like that. Tinanggal na sa atin yun, no? Pinalitan na tayo eh, ha? Di ba? Nagbago tayo ng paraan ng pagsulat na wala yung baybayin. Hindi natin alam kung paano basahin yun. Okay? At kung may nakakaalam man, sigurado ako, mangilan-ngilan na lang. Kasi nga, lumang paraan na ng pagsulat ang baybayin. Tapos ngayon, tatanggalin pa yung Pilipino sa curriculum ng college. Hindi ba parang nakakasira ng ulo yun? Di ba? Isipin natin, Pilipino tayo. Okay? Wala akong pakialam sa mga K-popers dyan, no? Nakikinig rin ako ng K-pop, pero hindi ibig sabihin nun, kailangan ko ng aralin ng language nila. Although, sabihin natin, sige, makakatulong sa pagtatrabaho mo sa ibang bansa, no? Or gusto mo lang talagang matuto ng Korean. Wala akong pakialam doon. Nagbukas yung pinto namin, no? May basher na kagad tayo. Nagbukas yung pinto. Tulad niya, sabi ko, wala akong pakialam kung mahilig ka sa K-pop at nakikinig ka ng K-pop? Nakikinig ka ng K-pop, no? Pero, dapat mong isipin at bago mo tanggalin yung curriculum na yan sa, ng Pilipino sa college, no? Isipin mo muna, lahat ba ng Pilipino marunong magsalita at umintindi ng Tagalog, no? Bakit ako nagrarant ng ganito? Una sa lahat, gusto ko rin matuto ng ibang lingwahe. Walang problema doon. Gusto ko rin matuto ng ibang lingwahe. Ang problema dito, tinanggal mo yung sarili nating lingwahe. Ang laking issue nito sa Pilipino. Bakit? Kasi nangangalay na ako. Ang laking problema nito, no? Kasi parang sinabi mo na wala nang karapatan ng mga Pinoy na magsalita ng sarili ng lingwahe at intindihin yon sa pinakamalalim na paraan. Kasi una sa lahat, hindi mo nga naintindihan ang ibang lingwahe. Kahit ako hindi ko rin naintindihan. No? Bakit mo kailangan tanggalin? So isa yun sa mga ikinaiinis ko lang ngayon, no? Which is, tayong mga Pinoy, masyado tayong walang problema sumunod sa, alam mo yun, walang problema sumunod sa panahon, no? Walang problema matuto ka ng ibang lingwahe. Maganda rin na tinutulig sa iyo ng ano, ng UP. Kasi totoo naman, bakit ka sasang-ayon sa isang bagay na tatangin mo naman ay mali? At para sa akin, no, mali rin yun. Pilipino ka. Bago ka mag-aral ng ibang lingwahe, ng ibang bansa, dapat matutunan mo muna yung sarili mong lingwahe. No? Kahit ako naman eh, hindi, paulit-ulit ko sinasabi, pangatlong beses ko nang uulitin to, hindi ako marunong or hindi ako magaling sa Tagalog. May mga salita ako na sobrang lalim na hindi ko maintindihan, no? Na
kahit sino naman siguro hindi maintindihan. Ano bang issue sa Filipino bakit natin kailangan tanggalin, no? So hindi ko maiisip. Gusto kong mag-Tagalog ng tuloy-tuloy dito, kaya lang hindi ko mahugot yung ibang salita eh. No. Para mapatunayan lang, no, na hindi dapat tanggalin ang curriculum ng Tagalog or Filipino sa kolehiyo. Kasi sarili nating lingwahe 'yun. Ngayon, kung tinanggal mo yung ibig sabihin nagpapasakop tayo. Hindi ito para sa pagpapasikat sa sarili ko, kundi para matauhan tayo mga Pinoy na nawawala na yung sense ng pagiging Pinoy natin. Tinatanggal niyo yung wika natin sa curriculum ng kolehiyo. So parang sinasabi niyo na hindi dapat pag-aralan ang lingwaheng Pilipino ng mga Pinoy. Gusto ko lang maipamuka sa mga Pilipino na hindi masama ang mag-aral ka ng ibang lingwahe, pero dapat mo ring intindihin or isipin na meron kang sariling lingwahe na kailangan mo ring aralin. So that's it for today, guys. Thank you for watching. This is Polo Paul. So kung nagustuhan mo tong video na to, i-click mo niyan thumbs up button, click mo niyan subscribe button, at notification bell, pati yung basa na nandun. Notification bell para ma-notify ka every time na magre-release ako ng bagong videos dito sa channel na to. So, para dun sa mga nakapanood ng video na to, ang tanong ko ngayon sa inyo, tunay ba kayong Filipino? That's it for today, guys. Again, thank you for watching. Paul Zone is signing off. Bye-bye.